Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening po sa Pilipinas. Eto po guys, gagawa po ako ng maikling video para po sa nararamdaman ko po ngayong araw na to. At saka ano, kahit noon po, nararamdaman ko po to, pero kagad ko po siyang ginagamot. Actually guys, second dose ko po ngayon sa vaccine. So, nagpa-vaccine po ako kanina ng umaga sa second dose. So, wala po akong nararamdaman. Kanina, so maghapon ko lang po, pero mabigat po itong aking braso. Pero after po ng breaking fasting po namin kanina ng alas 6, so nawala po ang aking nararamdaman sakit dito. So, kanina po guys, 11 o'clock po ng gabi dito. 11, 12. 1, 2, 3. 3 o'clock po dyan sa Pilipinas. Medyo iba po ang aking pakiramdam. So, bumaing na po ako ng bumaing. Tapos, tumulo po itong aking sipon. At, medyo mainit po ang aking pakiramdam. Tsaka po, sinipon na po ako ng sinipon na medyo nilagnat. So, kinabahan na po ako kasi dumating po yung kapatid ng boss ko kasi po sabi nila kapag po nababak, yung mga ibang nababak kasi nagkakaroon po ng symptoms sa COVID-19. So, which is, yun po ay aking mapapatunayan sa kasama ko kasi nung nagpabaksin po siya kasama ko sa room, after po niyang magpabaksin, after to one day po, so nilagnat po siya, nagsuka, nahilo, nawalang panlasa, tapos nawalang pang amoy, barado ang ano. So nagpa-check up po siya, naging positive po siya sa COVID. Pero yun po ay hindi sakit talaga sa COVID, yun lang po ay symptom sa ano, sa vaccine po kasi mahina po siguro ang kanyang immune system, so di po nakayanan ng lakas po ng vaccine, yung first dose po niya. Actually 2 months na po siyang, so 2 months na po siyang nagpa-vaccine, so hindi pa po pwedeng i-vaccine ng second dose kasi nga po dahil nga po nagkaroon siya ng symptoms. So nag 10 days po sa ng quarantine sa hotel. So, after 3 months po, magpapabaksin na po siya. Yun po ang sabi ng mga doktor. So, ito po, back to me po. Ngayon po, nag-steam po ako guys. Kaninang alas 11. So, iba po ang aking pakarandam. Lahat po ng mga dapat pa marandaman sa COVID, narandaman ko po kanina. So, natakot po ako. Tapos, medyo maintang katawan ko. Tapos, nagbahing ako tapos tumutulog po ng tumutulog si Pundi ko po siya matigil si nga po ako ng singa, nilalabas ko po kada, tapos naisipan ko pong mag-exercise ng 30 minutes para po medyo may minute po ang aking katawan, mawala po yung toxic or not, kung ano mamam po. Tapos ganun pa rin po after po ng exercise. So naisipan ko pong magano guys, naisipan ko pong mag-steam, nilagyan ko, nagpakulo po ako ng tubig kaya ganito po ang itsura ko, medyo basang-basa. Nagano po ako guys, nagpakulo po ng tubig. Nagpakulo po ako ng tubig tapos nilagyan ko ng maraming asin. Nag-steam po ako. Siningot ko po yung guys. Tsaka sinukluban ko po ang ulo ko ng tuwalya. Tsaka po, ganyan po. Nag-steam. Ayan po, ganyan po. Sinisingot ko yung steam po. Pinapasok ko po sa tenga ko. Ay, sa ilong ko. Tsaka sa bibig. Sinasabay ko po gano'n. Hinihinhil ko po hanggang tapos pinapasok po. Aba ng Diyos po guys, ito medyo okay, pakiramdam ko medyo hindi na po nakati ang aking ilong tsaka nawala pong sakit ang aking lalamunan. Tapos isipon po medyo tumigil na, tumigil po yung aking pagbabaing po guys. Ayan po, basang-basa po ang aking, ayan, pawis na pawis po ako. Basang-basa po yung nang pawis yung aking, ang aking ano po, damit kasi nga po nag-steam nga po ako tapos para po mawala po itong nararamdaman ko po. Iba po kasi guys na medyo natakot po ako kaya ano po guys,
ginawa ko na po yung tama. Baka po lumala pa po to. Kasi guys, ganito po yun. Kapag may nararamdaman po kayong kakaiba sa inyong katawan, wag po basa-basa pupunta ng doktor. Kasi konting lagnat lang po yung sasabihin po, COVID. So gawin nyo na po yung first aid sa bahay. Kung meron po kayong lemon, squeeze nyo po siya. Or kahit na calamansi, squeeze nyo po siya. Konting tubig lang po, mas marami po yung asim. Kasi mas ano po yun, mas okay pong panlaban yun po sa mga sakit sa lalamunan guys, saka sa bakterya. Kasi yung asim po, mamamatay po ang bakterya. So inumin nyo po yun, magpipresko po ang ano nyo, lalamunan nyo. At sabayan nyo po siya ng gamot kaagad, yung Biogesic sa atin. Kasi dito Panadol po. Yun po ang turo sa amin ng mga nurse ko nung first dose ko po. Kapag meron daw po akong nararamdaman na medyo nilagnat ako, sabayan ko na siya ng gamot. So awa naman ng purang Diyos nung yung aking first dose, wala po akong nararamdaman kahit ano po. Itong second dose lang po guys, kanina ibang iba po ang aking pakiramdam. So natakot na po ako kasi dito ayaw pong mula po kaninang alas 11 hanggang kaninang alauna, ayaw pong ano, ayaw pong tumigil yung sipon ko, tumutuwa. Hawa ng Diyos, tignan po, wala na po guys. Kasi katatapos ko lang po mag-steam, so pinagpawisan po ako. So iinaman naman po ako ng gamot mamaya. Guys, may kukwento rin po ako tungkol po sa, para hindi po kayo magpanik. Meron po kasi akong kaibigan, medyo mataas ang BP niya, taga San Basilio po siya, kamamatay lang po niya 3 days ago. Naging kaibigan ko po sa Qatar. So, ang bali-balita, meron po siyang COVID na symptoms. Kaya po, dinala po sa hospital. Wala po siyang sakit, guys. Wala po siyang sakit. Taga San Basilio po siya. Kaibigan po namin si Eloy. Sumalangit na wang kaluluwa. Hanggang ngayon, di pa po ako nakaka-move on sa nangyari sa kanya. So, ganito pong nangyari, guys. Medyo naninikip lang daw po ang dibdib niya. Tapos, medyo ewan ko, hindi naman yata nilalagnat yun po. Kaya nagpanik po sila, dinala po siya sa ospital sa San Fernando, JBL po yata. Tapos, medyo, nung pagdating daw po doon, ninervyos po siguro guys. Kasi magpapaswab test para po malaman kung ano po yung nararamdaman niya. Pero malakas po siya, wala po siyang sakit. Kaibigan po namin siya guys, 3 days ago lang po siya namatay. So ang nangyari po, kwento po ng mga kamag-anak niya sa San Basilio. So nakipag-chat po ako, hindi po ako mapakali kung sino-sino po chinat ko na relatives niya na kung ano po yung nangyari. So ganun lahat po ang sinabi. Guys, wag po kayo magpapanik kung ano man po ang mangyayari. Unang-una, nung pong swab test po siya, swab test na po siya. Kasi may result po kahapon, nakita ko po. Ay, kanina, may kahapon po may result po, naka-post sa Facebook. Negative po siya, guys. Namatay po siya sa nerbiyos. Kinambalan po ng ano, ng nervous yung kanyang uisip, natakot po sa swab test. So nang pagka-swab test po daw ng ganon, medyo ginanong po niya yung kanyang leeg, yung pong parang nagganon lang po siya, on the spot po siyang namatay guys, sa nervous lang po kasi nga medyo mataas din po ang BP niya, siguro sa nervous po medyo tumambal, medyo ni-nervous po siya. Guys, tignan nyo po guys, ang papatay po sa atin ang nervous. So, dapat po natin paglabanan yan. Guys, payo ko lang po, gawin nyo po ang tama. Huwag po kayo ni-nervous din. Kasi ang swab test, sasabihin ko na po sa inyo, ang swab test po ay masakit. So, huwag kayo pong nervous din. Kasi yung una pong swab test ko, dito po nila, dito, binigla po ako nung nurse. So, napaganon po ako. Nung ginanon po niya yung ano, napaganon po ako, sumama po yung ulo ko. Tapos, nung pagkatapos, sumakit po yung aking ano, ang ilong ko. So, after one hour po, nagdugo po ang ilong ko sa loob. Medyo maghapon lang po siyang ma-abdi. So, after that po, nawala po kaagad. Yung dugo naman po, medyo siguro mga 5 minutes lang po yung ginaganyo ko. Lumalabas po ang dugo, tumutulo po. Hindi naman po ako natakot, guys. Hindi ko po inisip. Inisip ko lang po na mayroon po siyang nasungkit ditong, baka mayroon po akong kulangot o nasungkit niya. Yun, diba? Yung mga kulangot natin. Hindi ko alam sa Tagalog ang kulangot. Medyo baka nasungkit niya, ganun. Nawala sa pagkadikit. Tapos nasugat o baka may natusok siyang iba. Tapos, nung pong second
time, second time na po ako magpa-swab test, hindi na po masyado masakit. Pero dahil hanggang dito po yung OSA, yung stick na ipapasok hanggang dito, random ko po talaga guys. Hanggang dito, yung manginginig ka po talaga, talagang random mo. Yung kahit na payat lang po siya, ipapasok ng kanan, talagang para sa akin masakit po siya. Hindi ko po kaya guys. Kaya ganito na, ganyan na rin po ako nagpabaksin kasi sabi po ng mga baladiya dito, yung mga nag-check sa amin sa shop, kapag hindi po daw po ako nagpabaksin, automatic pong every week 2 times po ako magpapaswab test. So kung magpapaswab test po ako ng 2 times a week, 2, 4, 6, 8 times a month. Oh, Diyos ko, baka po, hindi na po dugo ang lumabas dito. Guys, utak ko na. So, ganyan lang guys. Sana may mapulot po kayong, mapulot po kayong aral sa akin. Gaya po nung sinabi ko po kanina, yung kaibigan ko, ninervyos lang po na kaya po siya namatay guys. At ang pinakamasakit po, wala po siyang nakita ko po yung result guys. Negative po siya. Tingnan nyo, magpapa-check up lang po siya guys para makita kung ano po yung nararamdaman niya, bakit naninikip ang dibdib niya. So wala po siyang COVID. Negative po ang nakalagay sa papel niya. So tingnan nyo po guys, namatay siya. On the spot po guys, from hospital to cemetery guys. Hindi na po siya inilibing. Ay, ni binurol guys. Tingnan mo, napakasakit po guys. Ganyan po ang ating nararanasan sa ngayon. Kung magkaka-COVID ka, didiretso ka na sa sementeryo, wala na pong paligoy-ligoy pa. Parang ganun po. So, masyado madali po para sa atin yung mawawala ka lang kaagad-agad sa mundo dahil nga sa COVID. So, ang payo ko lang po sa inyo guys, gawin nyo po lahat ng tinuro ko po dito sa video na to. Pag may nararamdaman po kayo, inom na po kayo kaagad ng gamot para po yung lagnat, hindi na po siya lumaki at hindi yung init, hindi na po papasok sa baga natin. Kasi po guys, kapag hindi po natin kaagad kinontrol itong nararamdaman natin sa loob, kasi madali po siyang gamutin guys kung malakas po ang immune system natin. So kailangan po natin magiinom po ng mga vitamin C, uminom po ng maraming tubig at saka po mag-exercise po sa araw-araw. Yun lang po ang panlaban sa COVID guys. At gamot lang po, biogesic lang po guys. Kapag nilagnat, kaagad na po kayong uminom. Sa maghapon, uminom kayo po ng 3 beses guys. Walang problema po para po makontrol yung init, yung bakteriyang namumuo. Kasi kapag napunta na po sa baga natin yung bakterya guys, doon na po magsisikip ang dibdib natin dahil talagang sasakupin na po niya ang ating baga. Kasi doon yung immune system po natin hihina po. So hihingal po tayo para po mayroon tayong TB. Kaya yun po ang nakamamatay sa mga tao mayroon pong nararamdaman sa COVID kasi ang baga nila nasakop na po. So yun lang guys, sana mayroon po kayong napulot sa video ko kahit paano po guys. Tips lang po para po at least masave po natin ang life natin kasi minsan wala naman tayong COVID, nasa utak lang guys. Ang COVID kasi guys, isang normal na lagnat lang po yan na pinalalala po ng utak. So kailangan po nating labanan. Magkakain lang po ng mga masustansyang gulay, prutas, at mag-iigo po daw lagi ng sabaw ng manok. Yun po guys. Para po lumabas po at pawisin po tayo, lumabas po ang toxic sa ating katawan. Kung ano man po yung toxic na kinakain po natin. Kasi minsan po ang toxic po kasi nakukuha po sa atin sa ating mga kinakain. So ganyan na lang po guys. Maraming salamat po. Sana po may natutunan po kayo kahit papano. Bigyan ko po sa video ito. Naway, kaplutan nyo po ng araw, may mapulot po kayo kahit konti lang po guys dahil sa aking experience. Maraming salamat po guys, ingat po lagi lalo na sa Pilipinas guys. Sana po kahit papano ingatan po natin ang sarili natin dahil hindi na po bibiro. Tignan nyo po sa India guys, sinusunog na po ang mga namamatay sa COVID guys. Tignan nyo po sa news, nasa daan po lahat ng mga may COVID guys, hindi na po tinatanggap sa ospital. Tsaka wala pong pakialam ang kanilang presidente yata sa mga nangyayari. Di katulad sa atin, at least kahit papano guys, libre po ang bakuna sa atin. Sinusubaybayan pa rin tayo ng ating presidente. Sana po intindihin po natin siya guys.
marami siyang iniisip na kapakanan natin. Hindi po puro tinutulog sapo natin ng ating presidente. Meron po siyang nagagawang tama, guys. Tulad nyo, may ayuda po tayo. Meron po tayong vaccine na libre. Guys, hindi po bibiro ang manlibre po ng vaccine sa buong Pilipinas, guys. Malaking gastos po yan. So, ibig sabihin, hindi pa po ganun kahirap ang Pilipinas. Di katulad po sa India, guys. Hindi po libre lahat, kaya marami pong namamatay. Kaya tignan nyo po ngayon, guys. Manood po kayo ng news sa India. Malalaman nyo po ang aking sinasabi, guys. Bye! Salamat po!